what's up mga tropa P? Shout out sa inyong lahat at sa mga bago nating subscriber na mga solid kaharabas, shout out din po sa inyo. Keep safe and God bless. So ngayong vlog ay ipa-update ko kayo sa mga papis. Yung last vlog kasi natin nung December 3. And ngayon update ko kayo para makita nyo kung gaano na sila kalalaki at lalagyan na rin natin ng mga colors yung mga collar nila para ma-determine kung sino or pwede na kayo magpa-reserve at sasabihin ko ngayon kung magkano yung price. Pero bago yan, ipapakita ko muna sa inyo itong bago nating item. Ito, training leash po to mga paps. Yan. Ito ang Phoenix training leash. Available na rin to sa ating Shopee. Yung link po nasa may description. Yun. Ito ay 350 pesos. At zoom in mo. Yan. Ganito yung itsura niya mga paps. Ito yung ginagamit. Ang ginamit naming material dito is paracord. Yung sikat na nagbebenta ng training leash. Yun, hindi ko na lang sabihin yung pangalan. Si Idol. Same lang rin yung ginamit na raw material nito. Paracord. Yan. Diba yan? Tapos yung lock niya dito ay 304 stainless steel 4mm. Welded dyan kaya matibay. Tapos meron siya ditong buckle na ano, yung lock. And yung ginamit namin na ano dito, na pinaka-cover, pinaka-lock dyan ay paracord din yan. Tapos sa dulo, merong stainless end cap. Yan, so makita nyo naman, elegant yung dating na to. Basta order kayo, alright? Para sa likod, patidiin ko lang ng konti yung mga papi, then lagyan na natin ng color sa leeg. Para may mga colors na. Alright, let's go! Check natin yung mga papi, update ko kayo ngayon. Saktong 5 days ago na yung vlog nakaraan. So timbangin ulit natin ngayon yung mga papi. Tada! Come on, tabi. Oh. Hey, Bella! Nalabas mo naman, anak ng Tokwa. Bella, pasok! Yung nakaraan, ito ay nasa 900 grams. Wala pa tong 1 kilo. 5 days ago. So, check natin ulit ngayon. Update natin. Kano nakabigat? Bumigat ng konti. 1.1, ha? Pero lumaki na rin. Yan. Okay. Alright, mga paps. So, ito yung additional nating ginagamit. Gumamit na ako ng pang-support na gatas kasi nahihirapan na si Bella eh. Lumalaglag na masyado yung katawan niya and yung mga tuta, hindi na talaga sila yung todong tumataba. Kumbaga ano eh, breast milk is best for puppy up to 2 weeks. Kaya nung nag 2 weeks na sila or 15 days, 16 days, nag-support na ako ng milk, tinitimpla, tapos syringe. Ngayon nga pala, 20 days old na itong mga papi, ha? Sakto, 20 days old. Ang ginamit ko lang mga paps, ito lang, syringe lang na 3cc. Yan, ito lang. Ito yung pinakamatakaw, oh. Ito ba yun? Female to eh. Ito, madali lang ito padidein eh. Ito. Yan. Unti-unti lang mga paps, oh. Ayun, oh. Mahigop na kanya yun. Yan. So ito 3ml ang binibigay ko bawat isang tuta, siguro mga 6 na puno na ganito. 3 to 4 times a day ko pinapagatas tong mga papi, mga paps. Pwede rin sa may side yan. Unti-unti nyo lang pasok dyan. Yan. Ang laki nung ano eh, ang laki ng improvement nila nung binigyan ko ng support na gatas eh. Kasi dati talaga kaya naman silang padidiin ni Bella. Ang problema, ang lalakas na humigop. Siyempre habang lumalaki ang mga yan, lalo na 8, lumalakas din yung consumption niyan sa gatas. Kaya siyempre kawawa-kawawa naman si Bella. Alright, sarap. Iba-iba yung attitude ng mga puppy pups ha. Yung iba, ayaw dumede. Yung ito malakas dumede, female to eh. Ito, male. Ito, mahirap to palidein eh. Maatras oh. Medyo mahirap to palidein tong isa na to. Nung una, ang bitaw ko ng gatas, konti-unti lang. Tapos nung medyo tumatagal, kailangan, ano na rin. Gradual, palakas at sanang palakas humigop. Kaya mas mabilis ko na ngayon binibitawan yung milk. Sino
naman kasi mabubusok dyan sa ganyang karaming. Eh, siyempre, mga tuta pa yan. Dimidede pa naman kay Bella yan eh. Oo, takaw oh. Maya ka na. Okay, tapusin ko lang itong padede. Tapos, lagyan na natin ng mga ano, ng mga colors itong aso. Cut mo muna. Maya na lang ulit, continue na lang. Nabili ko to sa may Shopee. Yan. Ay, hindi, Lazada yata. So, gamit na natin to mga paps dun sa mga tuta. Lagyan na natin sila and sabihin ko na yung presyo sa mga interesado pong bumili sa anak ni Bella. Wala po tong papel ah. Walang PCCI po to. Ito, puppy number 1. Female to ah. Color pink. Yung kulay niya para siyang dark brown eh. Parang may pagka mahogany. Hindi ko alam kung mahogany ang magiging labas na to ah. Pero medyo ano siya eh, medyo dark. Tapos, black mask. Hindi ako sure kung magba-black boots to ah. Mag-iba pa kasi itsura ang kulay na to eh. Wala rin siyang white marks. Yan, wala rin white marking. Ito, female number 1. Ang presyo na to ay 15,000. Color pink. Pink, 15,000. Female. Ito yung itsura niya. Yan, okay? Female number 2. Color violet. Ang presyo na to ay 14,000. Yan, 14 ko siya ibibigay. Color ano to? Mas dark to kay Bella ng konti. Pero meron siyang white mark sa dibdib. Actually, itong white mark naman, hindi naman too big deal sa iba. Yung iba lang, maselan, yung ibang breeder, ayaw nila ng may white mark. So, normal na rin na mahalos yung may mga white marks ngayon eh. Meron din tong konting white mark sa paa. Ayan o. Sa paa, may konti rin siyang white mark. Pero wala namang kaso yan. Alright, female number 2, 14,000. Male number 3, color ano to, color gold. Yan, color, hindi, brown. Color brown yan. So, ang kulay na to, color brown. Pero mag-ano pa to ah, hindi ko alam kung magla-light pa or magda-dark. Pero yan yung itsura niya. Meron din tong white mark. Ay, wala pala. Wala siyang white mark. And, ang presyo nito ay 12,000. To male number 4. Male number 4 is color black. Itong si color black, isa to sa pinakamalaki. Yan, malaki to. Yung kulay na to ay dark sable, I think. Pero magla-light pa to ah. Magla-light pa yung kulay na to. Yan. Yung paa niyan, piling ko ano to eh, black mask na to eh. Yan. Ang presyo na to ay 13,000. Meron siyang white mark, konting-konti lang, tuldok lang. Baka nga mawala pa yan eh. Yan o, halos hindi makita. Yan, yan yung mukha niya. Right? 13,000, male number 4. Male number 5. Ito, wala rin siyang white marks ah. Walang white marking to. Ang kulay na to, kulay dark din. Hindi ko alam kung mag-gray to ah, pero sure ako sable to. Dark sable. Black mask, black boots, walang white mark. Ang presyo na to ay 14,000. Yan, color blue. Sa mga interested po, message nyo lang ako. Madali naman akong kausap eh, basta huwag nyo lang akong ilo-low bill masyado. Kasi yung tuta, actually yung stud fee na yan medyo mataas. Kasi nga, si Axel, nabili pa yon sa Kalapan. Ang presyo nun ay 40,000 last year. Kaya itong linya ng mga tuta, eh talagang quality. Kaya hindi po to, ano ah, hindi po to pang budget meal ah. Kasi alam nyo naman yung alagang ginawa ko, yung gastos na ginawa ko, talagang hindi biro. So yung mga binigay ko pong presyo, i-message nyo na sa akin yung color na gusto nyo, then negotiable naman. Ito ang ating male number 6. Color red, male number 6. Wala rin siyang white mark. Yan. Dark sable. Magla-light pa to ah, pero probably dark na to. Parang kakulay nung tatay, si Axel. Yan, yan yung mukha niya. Ito ay, ano, 14. 14,000 ko to i-out. Yan, message nyo lang po ako. Ayan yung mukha. 14. Male. Color red. 14. 20 days old to mga paps ha. 20 days old sila. Alright, ito. Male number 6. Itong male number 6 mga paps, meron siyang white mark. Ayan o. Kita, kita ba? Yan, may white mark siya. Color yellow-green. Yan, ito yung male number 6. Pero dark color to ha, maganda kulay nito. Black mask din siguro to. Tsaka black boots. Yan, ang presyo na to ay 13,000. 13,000 for male number 6 ba o 7? 7? Basta yan yung color ano, yellow-green. Dark din yan, maganda rin to. Alright, ito ang ating male number 8 last. Ito yung pinakamalaki mga paps. Ayan o, yung itsura niya. Dark color din to, pero magla-light pa dito to ha.
Pero yung mukha nito, sure ako black mask yan. Kita nyo yan, black yung mask niya. Tapos, hindi ko alam kung magba-black boots. Pwede kasi mga paps, itong manggantong tuta, kapag nag-edad to ng mga 3 months, pwedeng mag-light yung kulay na to. Pero pag mas tumanda, pwede namang mas mag-dark. Nag-ibeba talaga yung kulay niya, pero for sure, dark to. Dark sable yung kulay na to. Hindi ko lang alam kung gaano ka-dark. Meron din tong white mark sa may dibdib. Oh, ang cute. Ayun o, meron din siyang white mark. Konti lang naman. Yan. Ang presyo na to ay 13,000. Male, number 8, color green. Color green, 13,000 ang presyo nito. So, ang pinakalas natin, itong female number 9, color brown to. Ito. Ito, sa mga gustong bumili. I-out ko na to, sobrang kulit. Hindi, joke lang. Nasa loob, makulit ka. Alright. Sa mga binigay ko pong presyo, hindi naman po porkit nagbablog ako or napapanood nyo yung aso is pipresyohan ko ng mahal. Yung presyo po na yun is kung ano talaga yung sa palagay ko is fair price sa mga ginastos ko for stud, sa linya ng aso, sa quality. So nakita nyo naman po yung mga previous na anak ni Bella. Maayos naman sila, walang mga defect. Two balls, good temperament, may mga drive. So bakit po tayo pipili ng budget meal kung hindi naman tayo sigurado, di ba? Ako actually sa totoo lang hindi ina-advise ko sa iba. Kasi pag sa budget meal, baka muna ko ito yung camera, nakatingala naman ako dyan. Kasi pag sa budget meal guys, hindi natin alam kung bakit ganun kamura na produce nung buyer, nung seller yung aso. Sure ka ba na na-deworm yan, na-vaccine yan, pinakain niya ng quality dog food, na vitamins yan, sure ka ba na hindi yan inbreeding. So marami po tayong dapat isipin, baka mamaya pag nakabili ka nga ng mura, eh biglang magkasakit or magkaproblema, eh mas malaki pa yung magagastos mo. Kaya ako po, para sa akin, fair price yung mga tuta. Kasi never yan nagkasakit. Tsaka alagang-alaga ako yung mga yan. So, ayun. At o nga po pala sa mga buyer natin sa NCR. So, ang plano ko, kung halimbawa may bibili sa Manila area, pwede kong dalhin yung tuta. Ako mismo magdadala. Ako mismo maghahatid sa inyo. Pwede tayong mag-drop sa Batangas, sa Laguna, saan pa ba? Cavite? O yun, basta mga yung madadaan na natin from Batangas to Manila, pwede nating i-drop dyan. And yung mga Manila area, pwede rin nating i-drop dyan yung tuta. Shout out time! Happy birthday po kay Jimmy Bakirisa. More birthday to kampo and God bless. Barry Gabutan, Arvin Katapang, Hans Kyler Atienza, Sir Gil from Bulacan, Hiro Quijada, TJ Villalobos, Carlito Biadoma, John Raven Canonizado, 610 Loft from Makati, always watching yan. Salamat bro. Warly Nicolas from Nueva Ecija. Ear TV from Davao at kay John Hermie Cortez. So yun po mga tropa pi. Salamat ulit sa pagsama sa akin sa isa vlog na to. And hopefully may mga buyers tayo sa Manila. At yun, ako nga mismo magdadala. Siguro magpapaad lang ako ng konti. Alam nyo naman, syempre kailangan din ng pang tolpi. Kailangan din pang masaya pabalik. Siguro paad ako 2.5 lang. Alright? Or basta, pag-usapan natin, hindi negotiable pa naman yung mga papi eh. Right? Keep safe and God bless. Pop Sneaks out.